Inaabot na ng 2 oras sa pila ang ilang pasahero ng EDSA Carousel ngayong umaga. At live mula sa EDSA Monumento, may unang balita, si Darlene Kai. Darlene, ba't naman ganun ang kahaba ang hintay? Ivan, napakahaba kasi ng inaabot ng pila ng mga pasahero kagaya ngayong Monday morning, back to work yung mga kapuso natin. Sabi ng ilang na mga nakausap namin, kung hindi walang pinagbago, lalo raw lumala yung kanilang commuting experience araw-araw. Maagang humaba ang pila ng mga pasahero dito sa EDSA Carousel na mahigit isang buwan ang nagbibigay ng libreng sakay. Sabi ng ilang pasahero, mas humirap daw ang biyahe ngayon. Ang call center agent na si JR, inaabot daw minsan ng 2 oras bago makasakay. Mas mahirap po ngayon kasi dagsaan na po talaga yung mga pasahero. Siguro yung bumabalik na sa office, lalo na kami mga call center, ayun po rin po yung reason kung bakit dumadagsa po yung mga pasahero. Kaya sana raw ay magawa ng paraan para mas dumali ang pagkukommute. Medyo mahirap po eh. Katulad ko, napakalayo sa Ortigas yung trabaho ko pa. Dagdagan nila yung mga bus. Kasi parang kukunti lang eh. Daing naman ang ilang driver, hindi pa rin daw sila sumusweldo mula nang magsimula ang libreng sakay noong April 11. Hanggang ngayon, wala pa. Kami sahod. Kulang yung 400 allowance namin eh. Hindi sapat sa 2 araw. Kasi kinabukasan walang biyahe. Ngayon lang babiyahe, kinabukasan wala. Pero sabi naman ng iba, mas gumanda na raw ang sistema ng pagpapasahod ngayon kumpara noong mga unang libreng sakay. Dati kasi matagal ang sahod ngayon, okay na ang sahod namin yun. Sandali na lang. Bukas daw pa, mayroon pa sahod. Pero simula nung magsimula, nakasweldo na ba kayo? Hindi pa po. Bukas pa lang, bukas. Okay naman po. Hindi ka tulad dati, okay? Okay naman po. Antay-antay lang po. Antay-antay lang daw po ang sahod. Nabibigay naman po yung sweldo. Ivan, mula sa mismong sakayan sa gitna ng EDSA, tumawid na yung pila sa EDSA southbound at lumiko na rito sa kinatatayuan ko sa kasunod na Benin Street. Tapos dito, lumiko na ng 4 beses yung pila at patuloy pang nadadagdagan yung mga pasahero. Paunti-unti namang umuusad yung pila pero talagang napakabagal dahil pa isa-isa lang yung pagdating ng mga bus. Kaya matagal talagang naghihintay yung mga pasaherong papasok ngayon sa kani-kanilang mga trabaho. Yan ang unang balita mula rito sa Monumento Caloocan. Ako po si Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.